Ayun, marami-rami din sa inyo ang nagtatanong sa akin patungkol sa apple cider vinegar. Kaya naman ito na, sige na, pag-usapan natin yan. Ang apple cider vinegar ay ginagawa sa pamamagitan ng fermentation process gamit ang apples, yeast, and sugar. Although mayroong mga anecdotes na marami daw health benefits ang apple cider vinegar, ayon sa mga pag-aaral, hindi pa decisive ang mga resulta at kinakailangan pa talaga ng mas malaking pag-aaral upang ma-prove ang mga naturang benepisyo. Pero para sa inyo, ito po ang mga sinasabi ng mga pag-aaral. Pwede daw itong makatulong sa weight loss ayon sa isang maliit at short-term na pag-aaral. Kung susuriin din po natin ang pag-aaral na ginawa nila, ang kanilang method ay ang paggamit ng apple cider vinegar kasabay ang reduced calorie diet. May mga nagsasabi man na nakapagpapabilis ito ng metabolismo, pero ayon po sa mga datos, hindi ito nakapagpapababa ng timbang ng mga subjects sa pag-aaral, bagkus yung reduction pa rin po ng calorie sa diet. O di kaya naman, dahil sa acetic acid, may mga nagsasabi na nakararamdam yung subjects ng nausea, kaya hindi sila masyado nakakakain ng mga panahong iyon. Mayroon din pong mga nagsasabi na nakatutulong ito bilang remedy sa heartburn at sa acid reflux. Pero ayon pa rin po sa mga pag-aaral, hindi pa ito conclusive. Kung gusto po ninyo itong subukan, pwede naman paunti-unti na idadilute sa maligamgam na tubig. Isa pa pong pwede ninyong gawin ay isama ito sa inyong mga salads at sauces bilang dressings at marinades for starters. Pero syempre, mayroon pa rin pong mga risks ang apple cider vinegar. Dahil nga acid ito, pwede pa rin pong maka-irritate yan sa inyong mga esophagus. Ang esophagus, yan yung tubo na nagkoconnect ng inyong throat area sa inyong stomach area. Lalo, nangyayari yan kapag ka po napaparami po ang intake nyo niyan, naku po, pwede po maka-irita yan. Isa pa kung iti-take po ninyo ay undiluted yung apple cider vinegar, pwede rin pong makasira ng enamel ng inyong mga ngipin yan. Kapag ka sobra-sobra din po ang intake ninyo ng apple cider vinegar, imbis na makatulong, pwede pa makapag-cause yan ng nausea. Well, kung makakaramdam naman kayo niyan, pwedeng ma-lessen ng inyong intake ng pagkain. Kaya, pwede talaga kayo mag-lose ng weight. Pero again, kung ganyan naman po ang mangyayari sa inyo, just to lose weight, I'd rather recommend a balanced diet na reduced diet. Healthy meal plan ang dapat sa inyo na computed po na directly para sa inyo po yung computation. Kasi naman sa magkaroon pa kayo ng mga ganyang mga problema. Kung umiinom din po kayo ng ibang mga gamot katulad ng diuretics, laxatives, nag-i-insulin, pwede rin pong magkaroon ng interaction ng apple cider vinegar sa mga yan. Isa pa, pwede rin pong magdulot ng mas mababang potassium levels ang apple cider vinegar sa inyo. Kaya kung mayroon po kayong history na bumababa ang potassium, iba yung pag-iingat po ang kinakailangan dahil maaari din po makaapekto ang pagbaba ng potassium sa inyong mga puso. And lastly, ang overuse po ng apple cider vinegar ay po pwede magdulot ng problema sa inyong mga kidneys, lalo kung hindi po kakayanin ng inyong mga bato ang high levels ng acid. Isa kasing function ng ating mga kidneys ay ang pag-regulate ng acid-base balance. At ayun, sinasabi ko lang naman po sa inyo ito dahil ayaw na ayaw ko lang talaga na magkakasakit kayo. At sa huli, tayo-tayo lang din naman po talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Stay healthy. Okie dokie, ingat!